so beautiful to be able to say it is well with my soul. Tahimik ako, payapa, kontento, masaya. Kailangan ng isang level ng spirituality para ito masabi. At para marating natin ang pagsasabi nito, dapat tama ang ginagawa natin sa buhay para tama ang nangyayari sa ating buhay. Meron isang bagay, isang munting bagay na nakakapagpakita ng katotohanan na kung anong ginagawa mo, bumabalik lang sa iyo. Ito yung boomerang. I wonder if any one of you had ever played with boomerangs. The ancient Egyptians used this not to play but to catch birds. Pag sila nag-hunting, mga naglilipara mga ibon, babatuhin nila nitong kahoy na ito na halos courting letter U. At pag tumama na ito doon sa kanyang target, bumabalik doon sa naghagis mismo ang boomerang. In fact, there's a very certain law of nature that this kind of shape of an object, if it's thrown correctly, will fly and go back from where it started. Life, like boomerangs, is like that. At ang ating pamagandang pag-aaral ngayon, it's a boomerang. Ang buhay ay parang boomerang lamang. Kung anong inihagis, babalik sa pinanggalingan. Salamat Panginoon dahil maaari naming mabasa, maunawa yung mga batas ng kalikasan. That we can not only understand but also master the laws of nature to our advantage. Turuan mo, Panginoon, na makita maging mga spiritual realities behind the laws of nature so that we may understand the intricacies of life, that we may simplify daily living so we can benefit from your kindness and your goodness. Ipaunawa niyo po sa amin ito, Panginoon, at nawa ang aming dalangin maging pagpapala ang araw na ito, maging tulong sa amin para maunawa namin kung paano magkakaroon ng kapayapaan so that we can say, it is well with my soul. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong pong kabutihan ang siyang mangibabaw. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at nawa ang inyong pagpapala sumaaming lahat. We praise you, we thank you, and we ask you to be our speaker. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. Amen. Life is a boomerang. Luke 6:36 to 38. Have pity on others just as your Father has pity on you, sabi ni Jesus. And Jesus said, don't judge others, and God won't judge you. Don't be hard on others, and God won't be hard on you. Forgive others, and God will forgive you. If you give to others, you will be given a full amount in return. It will be packed down, shaken together, and spilling over in your lap. The way you treat others is the way you will be treated. One of the very basic truths of life that Jesus taught his disciples and now continues to teach us, and these Jesus principles and truths can guide us. We see the boomerang effect in this law of spirituality. Sabi niya, have pity on others just as your Father has pity on you. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin. One basic principle of life is that God has pity on you, you should have pity on others. What you receive from God, you give to people. Madalas po kasi nababaligtad dyan that it is what we receive from the devil that we give to people. What we receive from evil people, what we receive from misfortune, is what we keep giving to other people. Kaya pagka ikaw ay nagkaroon ng kabiguan sa buhay, gusto mo mabigo na rin yung iba. Pag nasaktan ka, nananakit ka rin. Pag nahirapan ka, gusto mo rin magpahirap, nagiging sadista ka. Samantalang hindi naman dapat na yung masamang tinatanggap natin ang ating ipamigay, kundi yung mabuting tinatanggap natin mula sa Ama. So that there will be a culture of goodness and a culture of generosity and kindness. Give to people what is good, not what is bad. Philippians 4:8, finally, my friends, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. Napakaganda ng pinapasabi sa atin na ang isipin nyo lang yung mabuti. Kasi pag iniisip mo, gagawin mo. Pagka ginawa mo, yun din ang magiging
kapakinabangan ng kapwa mo, at yun din ang iisipin niya, at yun din ang gagawin niya sa iyo, magpapabalik-balik, magpapaulit-ulit, na parang boomerang, yung mga mabubuting iniisip at mabubuting ginagawa. Napaka-importante. Sa mga binasa natin, malinaw din ang prinsipyo ng Panginoon, don't judge others, and God won't judge you. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. So the principle is don't judge others and God won't judge you. Pero napakadalas nating makalimot na lagi tayong nanguhusga, nahuhusgahan tuloy tayo na hindi naman natin namamalayan. The third principle is that don't be hard on others and God won't be hard on you. Dapat tayong hindi maging malupit, huwag masyadong maging masungit sa kapwa para hindi maging masungit din sa atin ang kalangitan. Hindi tayo dapat na nagpaparusa na hindi naman kailangan sapagkat ang mga taong napaparusahan ay lalo lamang nahihirapan sa buhay. And of course, forgive others and God will forgive you. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo'y patatawarin din ng Diyos. Who do you not forgive? Parang boomerang din yan. Meron kang hinahagis na hindi pagpapatawad, yun din ang babalik sa'yo, hindi ka rin papatawarin ng sistema, ng universe, ng langit, ng Diyos, maging ng iyong sarili. If you give, you will be given the same thing in return, but in full amount, only better or worse. Yung prinsipyo na nakuha natin sa binasa natin, pag gumawa ka ng mabuting konti, ang daming mabuting bumabalik sa iyo. It is given its full number account. Pag may ginawa kang konti, malaki din ang bumabalik sa iyo na masama kung masama yung ginawa mo. Because the principle is you get more than what you give. John 12:24, a grain of wheat that falls on the ground will produce lots of wheat. Tama nga naman, pagka meron lang tayong isang itinanim na buto, tatanim yun, ang daming buto na lalabas mula sa kanyang pagtubo. So yung maliit na itinanim mo, na mabuti, maraki ang bungang dulot nun. Negatively, pag binaligtad, Hosea 8:7, if you scatter wind instead of wheat, you will harvest a whirlwind and have no wheat. Even if you harvest grain, enemies will steal it all. So pag nagtanim ka daw ng hangin, bagyo ang iyong aanihin, mas malaki. Kasi pag nagtanim ka ng konting mabuti, ang aanihin mo yung susunod na full number nun, hindi yung fraction. Pag nagtanim ka rin ng konting masama, yung susunod na full number nun, hindi yung fraction na tatanggapin mo. Kaya pinag-iingatan kung anong itinatanim. Pinag-iingatan kung anong boomerang ang hinihagis natin sa himpapawid dahil yun ang babalik at marami pang kasama. Tulad din ng masasama daw espiritu na pinapalayas, pag bumalik, may mga kasama pa. Kaya lalo ka maghanda. Dapat na lagi kang punong-puno ng espiritu para hindi sila makasingit. Kaya napakainam, mga kapatid, na conscious tayo sa boomerang principle. If we're going to summarize what we have read so far, Luke 6:38 says, the way you treat others is the way you will be treated. Kung malupit ka sa iba, malupit din sa iyo ang buhay. Kung mabait ka, magiging mabait din sa iyo ang mundo. Sa ibang standard, sa New American Standard Version, ang sabi, for by your standard of measure, it will be measured to you in return. The New Living Version says, the way you give to others is the way you will receive in return. Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. So indeed, it is a boomerang. Baligtarin natin yung mga prinsipyong ating sinariwa ngayon. Don't have pity on others, and God won't have pity on you. Don't give to people what you receive from God, and God will stop giving it to you in a negative way. Huwag kang mahabag sa iba, hindi mahabag sa iyo ang Diyos. Huwag mong ibigay sa iba ang ibinibigay din sa iyo ng Diyos na mabuti, titigilan ka ng bigyan ng Diyos ng bagay na yun. Give to people what you receive from the devil,
from evil people, from misfortune, and you will keep receiving it again and again. Tumatanggap kasi tayo mula sa dalawang sources. We receive from the devil, we receive from God. Pagka ba ikaw ay ginulo ng demonyo, manggugulo ka rin ng iba. Pag dinalaw ka ng hirap, pahihirapan mo rin ng iba. Yun ngayon ang magpapaulit-ulit sa iyong buhay. The other principle, judge others and God will judge you. In fact, you judge yourself. At yun ang pinakamahirap dadalhin. Sinasabi ng mga nag-aaral ng kabilang buhay, ng iba't ibang schools of thought, all major religious thoughts agree on the same thing, na yung mga ginawa mong masama dito sa lupa ay uusigin ka sa kabilang buhay. At yun daw po ang pinakamahirap na dalhin, yung usigin ka ng sarili mong budhi. Na kung dito man sa lupa ay nagasgas, kinalyo at wala nang damdamin ang iyong budhi, sa kabilang buhay yun ay magiging sariwa at yun ang babalik at babalik doon sa may pagkakasala. Kaya magkakaroon siya ng sobrang hirap ng loob na tinatawag na parang being in hell. Yung hindi ka mapakali, mapalagay sa mga sarili mong ginawa. At tulad din naman ang sinasabi sa Book of Revelation na may aklat ng buhay na bubuklatin yun at sasariwain, gugunitain, babalikan ang lahat ng ginawa mo habang ikay nabubuhay, hindi daw po nagmamadali ang pagbuklat na yun. Because you have all the time in eternity, talagang halos sa isa-isang eksena, isa-isang yugto ng nakaraan mong buhay ang babalik-balikan at ipakikita ang mga kamalian at mga tamang ginawa. Kaya ang ginagawa natin ngayon, mga kapatid, merong eternal value. Meron kang nilait-lait na tao. Minsan mo lang ginawa dito sa mundo halimbawa, pero pabalik-balik at paulit-ulit nagugunitain yon sa kabilang buhay. At sisingilin tayo sa ganong mga kamalian. May ginawa ka namang mabuti, ulit-ulit, pabalik-balik, nagugunitain din yon at tinitimbang ang kabutihan at kasamaan ng tao. Kung sa kabilang buhay ay may boomerang at babalik sa iyo doon ang lahat ng ginawa mo dito sa lupa, dito man sa lupa ay may boomerang din na pang dito lang, dito pa lang, inaani mo na rin ang itinani mo dito, masama at mabuti. So be hard on others, and God will be hard on you. Don't forgive others, and God will not forgive you. And if you don't give, you won't be giving in return. Only better or worse. Pag nagkait ka ng konti, malaking pagkakait ang gagawin sa'yo ng kalangitan. Pag nagbigay ka ng konti, malaki namang gantimpala ang ibinibigay sa'yo. To summarize that, and in fact, we are already very repetitious. Why? Because we must really remember this basic boomerang thing. The way you don't treat others is the way you won't be treated. No boomerang is thrown, no boomerang returns. Walang itinanim, walang aanihin. Walang ginawang mabuti, walang mabuting hihintayin. So, throw good boomerangs and good boomerangs will return to you. Throw bad ones and bad boomerangs will return to you. Ano po ang ibinabato nyo sa langit na boomerang? Nakita natin yung illustration, talaga pag binato mo, bumabalik sa'yo. Ano binato nyo kanina? Kahapon, kamakalawa. Anong ibinato natin sa ating kapwa? Sabi ni Jesus, pag ginawa ka ng masama, balikan mo ng mabuti. Hinihingi ang iyong balabal, pati panloob mong damit, ibigay mo pa. Bakit hinihingi sinasabi ng Panginoon yon? Para ba tayo malugi? Hindi, kasi alam niya, pag ginawa natin yon, babalik sa atin. Hindi ka ipinapalugi ng Diyos, gusto kanyang gumanan siya. Pag tinuturuan ka ni Jesus na maging mabuti, maging mapagpatawad, kasi ikaw din ang makakatanggap ng pagpapatawad. Gaano karaming patawad ang kailangan natin sa langit araw-araw dahil sa kasalanan din natin nagagawa. Pero kung marami ka rin pinapatawad, amanos, tabla, bawi ka. Tiyakin lang natin na higit na marami tayong ginagawang kabutihan kaysa kasamaan. Salamat na lang nandiyan ang Panginoong Jesus at in the court of God in eternity, lahat ng masama natin ginawa, charge to Him. Siya nga yung nagbayad, kaya sa Kanya bumalik yung boomerang ng mga kasalanan natin. Siya ang namatay sa krus. Pero hindi sapat na dahilan yun para magpawalang bahala tayo ngayon. Dapat din tayong gumagawa ng mabuti. Job 4:8, in my experience, only those who plant seeds of evil harvest trouble. Sabi niya, sa karanasan ko,
At sa hinabahaba ng buhay ko, nakita ko na yun lang nagtatanim ng masama ang umaani ng masama rin. So, pag may masamang ani, ibig sabihin masama ang tanim. Hindi pwede magsinungaling. Sa bukid, pag anihan ng palay, ang inani mo ang pangit na bigas. Hindi pwede magsabi yung nagtanim na ang ganda po ng tanim namin bigas dyan eh. Eh bakit pangit ang lumabas? Kasi yung ani mo ang nagsasabi kung ano ang iyong tinanim. O nagtanim ka ng isang buto sa lupa, tumubo, namunga, mangga pala. Sasabi mo, hindi, ang itinanim ko po dyan, chiko. Pwede ba naman nagtanim ka ng chiko, mangga yung tutubo dyan? So kung gusto mong malaman kung anong itinanim, tingnan mo lang kung ano yung bunga. Let's spiritualize a bit, mga kapatid. Ano ang mga inaanin nyo ngayon sa buhay? Isa lang ang totoo. Tanggapin nyo man o hindi, itanggi nyo man o hindi, yan ang tanim nyo. Kaya sabi ni Julie Andrews doon sa matandang-matandang pelikulang Sound of Music, nung sobrang gumaganda ang buhay niya, sabi niya, somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Dahil bakit ako umaani ng ganito kabuti? Konting tao ang aamin na kaya siya naghihirap ngayon, yun ang tanim niya. Na kaya siya ngayon nahihirapan, eh kasi may pinahirapan din siya. Bihira ang aamin nun kasi bihira ang nakakabatid ng katotohanan tungkol sa ating mga sariling puso. Laging akala natin ang bait-bait natin. Tama tayo, mali yung kalaban natin. Tayo yung mahusay, sila yung hindi mahusay. Tayo yung makadyos, sila yung masama. Pero tingnan mo bunga. Kasi sa bunga nagkakatalo. Anong bunga sa buhay mo? Ano ba, hirap na hirap ka, dahop na dahop ka. Ibig sabihin, wala kang mga itinanim na tama para guminhawa ka ngayon. Kahit pa akala mo, ang bait-bait mo, dakila ka. Pero hindi naman lahat ng kabaitan, ibig sabihin, luluwag ka sa buhay. Dapat may itinanim ka, may mga investment ka. Meron kang mga impok, meron kang mga ginawang tama. You invested in things, in trade, or in people who will now probably provide for you. Pero kung wala kang inaani, kasi wala kang tanim. Kung umaani ka ng malungkot, mahabdi, yan ang tanim mo. Kailangan nating tanggapin yon para hindi maging huli ang lahat. Na kung sakali man na nakalipas na yung panahon na nakapagtanim tayo ng masama, pero na-realize natin ngayon, pinagsisihan natin, humingi tayo ng tawad sa Diyos, at kahit konti na lang natitirang panahon sa ating buhay, ay nagsimula pa rin tayo magtanim ng mabuti, God will honor it and will return and return good things to you, not because you planted good things in the past, but because you will now harvest from what Jesus planted for you. Pwede ka lang magpasakop, makinabang sa ginawa ni Kristo kung una'y tatanggapin mong, oo nga, kulang ka, may kasalanan ka talaga, magpapasakop ka sa Kanya, hihingi ng tawad, at tsaka mo ngayon tatanggapin yung gantimpala na dapat ay para sa Kanya dahil siya yung naghihirap, pero tatanggapin mo dahil siya iyong tagapagligtas. Pero habang on denial ka, if you are in denial, if you continue to justify your own actions, and if you continue to wonder why bad things are happening to you while you think that you are the best person on earth, then no blessing will come your way. Kailangan muna ang pagbabagong loob. Repent first. Dapat muna nating tanggapin, kilalanin natin pagkakamali. At pagka nakita na natin yun at tinutuwid natin, doon pa lang tayo lalapit sa trono ng biyaya ng Diyos para tanggapin natin ang mga pagpapalang di naman tayo karapat dapat tumanggap. Pero alang-alang kay Jesus ay pwede nating tanggapin. But you begin with realization. You begin with enlightenment about your own bad seeds that you planted. And you need to repent. Sabi nga ng matatanda, ang santol ay hindi namumunga ng mangga. O kahit ano pang substitution ang gawin nyo ng mga pangalan ng prutas. Pagka bunga niya ay santol, santol ang tanim. Pag hindi maganda ang nangyayari sa buhay natin, yun ang tanim. Liban na lang, sa mangilang-ilang kaso that you are under trial. And you have to be very righteous to be under trial, like Job. Usually, hindi trial yung nangyayari sa atin, chastisement. Pag may nangyayari hindi maganda, sa mo, I'm under trial like Job. So ang itatanong, are you righteous like Job? Ngayon kung hindi, baka naman palo yan kapatid. Gumising ka. Mga matutuwid lamang ang dumadaan sa pagsubok. Yung iba, napapalo lang. At kaya pinapalo. Bakit pinapalo ng magulang ang anak? Para matandaan, may kasamang hapdi, sakit, kirot,
para matandaan ang lesson. At nang sa ganon, hindi ulitin. Kaya tayo man, kung napapalo ng Diyos, bagamat pansamantalang masakit yan, pagpapala pa rin yan kung matututunan natin yung leksyon. At di na natin uulitin para hindi na mas mabigat na dagok pa ang ating abutin sa darating na kinabukasan. The basic rule of the boomerang, what you give is what you get. In fact, a verse in the Bible says, your sin will find you. Hahabulin ka, hahanapin ka, ibibilad ka, tatamaan ka ng kasalanan kahit matagal mo nang nagawa at akalang may lusot na, no, no, no. Your sin will find you out like the boomerang. So what you have been getting is what you have been giving. So change what you get by changing what you give. Ayaw nyo ba nang tinatanggap nyo mula sa langit? Ayaw nyo ba nang tinatanggap nyo mula sa sandaigdigan? Don't you like what's happening in your life? Don't you like what you get from the universe? Change what you give. You've got to change something in the equation so that the sum or the total would change. Increase what you want to get by increasing what you want to give. Decrease what you want to get by decreasing what you want to give. Dagdagan nyo ang mabuting ginagawa nyo, madadagdagan ang mabuting bumabalik sa inyo. Bawasan nyo ang mga masasama nating ginagawa, mababawasan nyo ang masasamang nangyayari sa ating buhay. Beautify what you get by beautifying what you give. Know and be conscious of what you give to the universe. Because like the boomerang, it will come back to you. Give only what you want to receive. Gusto nyo ba na napupuri kayo ng kapwa? E di ang ibigay nyo rin sa kapwa nyo, puri. Pag nagbigay kayo ng pintas, e di pintas din ang aabutin nyo kasi boomerang nga eh. Do you want to hear nice things? Especially about you? Then say nice things about people. Kasi boomerang nga. Do to others only what you want others to do to you. At sinabi rin nyo ng Panginoon, the golden rule. Kahit pabalibaligtarin mo ang marami mga verses na to, isa lang ang katotohanan, it's a boomerang. Life is nothing but a boomerang. What you give to heaven, heaven gives back to you. What you give to people, what you give to the environment, what you throw in the air will come back to you. So do you really like your life? If you do, then you must have been giving things that you really like. That's why it's happening. But is there any element in your life that you don't like? Then you must have been throwing things that you don't like, but keep on throwing it anyway, thinking it would hit others and it would go to others, but it comes back to you. Because life is a boomerang. Ano ang ayaw niyong patuloy na mangyari sa inyong buhay? Tigilan niyo ang paghahagis sa mga boomerang na yon, kasi yun ang bumabalik. Ano ang miss na miss nyo? Gustong-gusto nyo mangyari? You want love to come your way? Then throw love away. Give love away. It's really like that. You keep only what you give away. Like a boomerang that you release into the air, it comes back to you. But if you kept the boomerang only in your hands and not release it, nothing will come back to you. Maluluma lang yon. Para mga blessing na binibigay nyo dito, binibigay nyo doon, dinidistribute nyo, yun ang magbabalikan. Pero subukan yung keep-keepin lang sa sarili ninyo. Subukan ninyong itago lang para sa sarili ninyo. Maluluma, aamagin, mabubulok, walang nangyari. Tulad ng mga buto na hindi nyo itinanim sa tamang panahon, mabubulok lang yon. Dapat itinatanim. It is a basic law of life, a basic law of nature, a basic law of Jesus. What you give is what you get. Dear God, nawa maging malinaw sa amin itong very basic and simple truth na ito. Para yung mga ayaw namin nangyayari sa buhay namin ay tumigil, turuan mo kaming makilala ko anong mga ginagawa namin na siyang nagiging sanhi, kaya nangyayari yon sa aming buhay. At kung ano yung mga gusto namin mangyari na hindi nagaganap, ituro nyo sa amin, Panginoon, kung anong dapat namin gawin para maitanim ang tama at umani ayon sa aming kagustuhan. Pagbulay-bulayan natin ang napakasimpleng mensahe na madalas nakakalimutan. Kaya tuloy ang buhay,
Yung ayaw mo ang dumarating, yung gusto mo ay wala. Teach us, Lord, how to plant good seeds so we will harvest the same. Pagbulay-bulayan sumandali, suriin ang ating mga sarili, lalong-lalo kung mga tinatanim nating mali, at tigilan natin yon. Magtanim ng tama. Hindi pwedeng malugi ang nagtatanim ng tama. Because God promised that when you plant, you will harvest. Dear God, bless these simple words. May this take roots in our hearts so we will harvest good things in life and also in the next.